Alright mga kabasketball, unang laro ng Gilas Pilipinas. Bago magsimula yan, may mga nagsasabi na overkill daw ito mga kabasketball. Dahil nga yung pinadala natin dyan, nakita natin yung roster combination na yan ng mga Gilas Young Guns o yung mga batang player kasama ng mga veterano sa PBA. Pero nagulat tayo mga kabasketball no, dun sa ipinakitang laro nitong team ng Thailand dahil hindi naman pang SEA Games yung level ng laro na pinakita nila. Unang-una mga kabasketball, meron silang tatlong foreigners na mga players. At talagang pinahirapan niya ng ating mga Gilas players. Nag-struggle talaga tayo sa first half at pinahirapan tayo sa depensa nitong mga Thailand. Sinabayan pa yan ang kanilang magandang outside shooting. But to be honest mga kabasketball, ha, nakita ko itong ating Gilas Pilipinas na mas prepared na sila ngayon kaysa doon sa nakaraang mga tournaments. Kumpara nga doon sa may qualifiers na nilabanan nila nitong last FIBA qualifiers, ay mas magandang ipinakita nilang motion offense dito o yung depensa. Wala na tayo halos nakikita ng mga stagnant na player, ng mga nakalaro, nasa wing, na nakatambay. So nakikita natin na lahat naman ng mga players ay gumagawa. At umiikot talaga yung bola, nakikita natin at yung mga players ay hindi stagnant. Although masasabi natin mga kabasketball na hindi pa talaga perfect dahil back to zero na naman itong ating Gilas Pilipinas. Eh, bakit nga ba hindi? Eh, kasi puro mga bagong player na naman itong pinadala natin dito sa SEA Games mga kabasketball. And pagdating naman sa coaching staff, nandito sila assistant coach sa Nenad Businich ng New Zealand at dito pong sila coach Jong Yuichiko. Alam natin na marami silang natutunan dito kay coach staff at nakita nga natin na yung ilang mga execution dito or mga play, familiar tayo. Nakita na natin yan dun po sa sistema nitong si coach staff Baldwin. Although sabi nga natin, hindi ganun ka-perfect at nangangapa pa itong mga players ng Gilas dahil mga bagong player nga ito. At karamihan dito sa rosters ay mga galing ng PBA, mga kabasketball. Actually mga kabasketball, napakataas ng expectation dito ng mga basketball fans at ng mga Pinoy dahil alam natin na hindi naman ganun kataas ang level ng competition dito sa SEA Games. Pero nung nakita natin naglaro itong Thailand, mga kabasketball, pang FIBA po yung level ng kanilang ipinakitang laro dahil nga sa tulong na rin na kanilang mga foreign players or mga imports. Eh, yung ibang mga team dito pinanood natin mga kabasketball, ha, meron din silang mga foreigners na players na katulong sa kanilang mga kuponan. Kaya masasabi natin na mas exciting itong SEA Games na ito mga kabasketball para na rin tayong nanood ng FIBA. At sa laban na ito mga kabasketball, ha, maganda yung ipinakita nito pong si Junmar Pajardo at yung ilang pong mga player dito sa laban na ito kagaya nga po nitong sina Thirdy Ravena. At syempre ito pong si Kipo Ravena, malaking tulong po yung kanyang mga assists at yung kanyang mga set plays. Lalo nga dun sa mga crucial moments sa panghuling quarters mga kabasketball sa mga last minutes. Maganda yung kanyang pinakita ng mga assists dito nga po kay Junmar Pajardo. And then sa second half mga kabasketball, nakita natin na mas maganda na yung inilaro nila dito sa second half at mas nakapitalize nila ng mabuti yung floor mga kabasketball at nakakatira na sila ng maayos. Dagdag pa dyan yung magandang depensa at pinakitang laro nitong si Junmar Pajardo na nagbibigay pa ng space sa kanyang mga kakampi para makatira sa labas. Kasi nung first half mga kabasketball, nakita natin ang daming error at napoforce sila ng Thailand dito sa turnover. So hindi pa medyo maganda yung execution nila. Pero come second half, medyo nagagamay na nila paunti-unti. Nakakapagpasa na sila ng maayos, nakakatira sila at nakaka-attack na sila dito sa may loob. At syempre mas maganda rin yung depensa na ipinakita nila dito sa second half. And hopefully mga kabasketball, masustain nila itong atake nila, itong ganitong play nila sa mga susunod nilang laro. And naniniwala tayo, malaki yung naging tulong dito ni Coach Jong Yuichiko at yung mga natutunan nila dito kay Coach Tab. Although, we give credit also to Coach Chat Reyes, syempre sa kanilang head coach. And today, mga kabasketball, Gilas Pilipinas will be facing Team Cambodia. Ayan, mga kabasketball, so masasabi natin na walang easy game dito sa SEA Games kaya nakita natin yung level ng competition at yung mga players na naglalaro dito.
And wish natin na good luck dito sa ating Gilas Pilipinas at sana ay makuha nila yung gold medal. So single round robin lang to, inuulit natin mga kabasketbola. Yung may pinakamagandang record o pinakamaraming panalo, yun yung makakakuha ng gold medal. So wala nang mga playoffs to. Kaya paramihan ng panalo na lang yung gagawin dito sa torneo na to mga kabasketball. And hopefully nga lang mga kabasketball, request ko sana mabigyan naman ng playing time o chance na makapaglaro yung ibang mga batang Gilas. Kagaya nitong sila Lebron Lopez, Will Navarro, and JD Tungkab. Ayan mga kabasketball. Though hindi natin minamaliit itong team ng Cambodia mga kabasketball, pero mas maganda kung dito pa lang ay makapitalize ng mga batang players yung kanilang skills at magkaroon sila ng pagkakataon na makapaglaro. Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.